Welcome to John, Cell, and Biel Vlog. So ngayon gagawa tayo ulit ng another cooking show. So ang lulutuin natin ngayon ay adobong paa. So yun, samahan niyo ulit ako sa pagluluto. So sama natin si Biel. Hi, say hello. Say hello. Hi. So yan, sama na siya sa vlog. So mamaya ulit ha, balikan ko kayo. Pakilala ko na sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin. So tara. A few minutes later. Ito na yung mga ingredients na gagamitin natin sa umagang ito. So, ang una ay garlic, onions, betchin, salt, oyster sauce, magic sarap, pamintang durog, suka, syempre ang toyo, at ang pinakahuli ay yung paanong manok, ang ating main ingredients sa umagang ito. So, yun yung mga gagamitin natin ngayon. So, yan. Yun lang. Napakadali lang naman lutuin to. So, kasi paborito namin tong ulamin. So, samahan nyo ako. Lutuin na natin siya. A few minutes later. O, yun. Lagay ko na yung mantika sa ating kawali. So, hintay lang natin siya umusok bago natin lagay yung bawang at sibuyas. So, bali kanina pa naman to. Check muna natin. I-ano natin yung mantika para hindi siya manipit. Tapos, medyo bali hawak na yung ano, bawang. Pero medyo pangilitin pa natin na konti. Bali, ito kasi yung nagawa pagka nagluluto ng paa. Kasi favorite to ng mga tao dito eh. Ah, inuulam talaga namin siya. Ayan, sabihin natin yung bawang. So, yan. Kapulahin muna natin bago natin ilagay yung sibuyas. Ayan. So, medyo brown na siya. Ayan, saka natin ilalagay yung sibuyas. Parang ano natin, yung tutustyle lang natin ng konti. Para lumasa sa mantika yung bawang. So yun, sunod na natin yung sibuyas. Yan, medyo lakasan natin yung apoy. Para mabilis siya. Medyo ano nga pala, kakain tayo ng medyo matagal na oras. Kasi medyo mahirap din palambutin yung ano yung paa. So kasi masarap kasi dito yung pagka tumatagal siya, yung lumalapot yung sabaw. So para makakuha natin yung ganung texture no yung paa, kailangan natin siyang palambutin ng sobra. Yung paiigihin natin yung sabaw niya dun sa pagpapakulusan niya ng matagal. Durog. So yun, dinadamihan ko yan kasi isa rin kasi yung paminta sa nagpapasarap sa luto talaga eh. Kasi lalo na yung pagka yung puro. Yan. Yan ay tayo na. Sunod ay konti ng betchin muna. Yan. Tama na yun, pampalasa. Oh! Yun na, pwede nang ulamin to, no? Yup na. Yan, sunod na natin dyan ay yung ating paa ng manok na chinap ko sa gitna. Malakasan na natin yung abo. Kaya haliin natin siya. Parang ipitrito muna natin siya. Para lutog-lutog.
sarap kasi dito yung parang trinko na siya. Tapos pagpot siya natin sa bawang at sibuyas. Kung nandito kayo, maaawid nyo na. Napakabang na. Nga pala, yung nagagayat ako nung paa, nung na tamaan ko yung daliri. Kaya sa mga nagluluto, ingat kayo lagi sa pag-iliwa. Wala, pag makalas yung ano. Ibustig yung gagamitin nyo. Antayin natin sa mga ano yun. Yung maganto yung kulay yan. Yung parang na ano na. Yan, ganyang kulay. Bago natin siya, lagyan ng toyo. Ewan ko lang sa iba kasi ganito ko magluto nito eh. Pero grupe naman yung luto ko kasi marami naman nakasarapan. Pati mga kumpare ko dyan, yung mga kapatid na ano, sa Doro Pate. Sina Kuya Jay, si Kuya D, Pastor D, si Elmo, si Jesse, Brodon. Yan, shout out sa inyo. At mga kumari ko. Yan. Minsan, pagka ano, luto ulit tayo nitong ganito, pagtapos ng ano, quarantine. So ngayon, naman, toyo. Napayitin muna natin siya. Yan. So, yan. Tayin natin siya magano. Yung toyo, umapit dun sa paa. So, yan. Tayin lang muna natin siya. Kung, kasi nasa sa inyo na yan eh. Kung gaano ka itim yung gusto nyo, kasi mayroong iba gusto talaga yung sobrang itim, like dito sa bahay gusto nila pag adobo talagang black yung kulay niya. So ang gagawin nyo lang, dadagdagan nyo lang siya ng toyo. Yan, tayin natin ngayon, tayin natin siya pumulo, halo-halo lang, kailangan kasing haluin kasi yung iba hindi magpapantay yung dito ng paa pagka hindi natin talaga hinahalo. Yung iba matigas, yung iba malambot. So dapat balance talaga. Ayun, tumalik na isa. Tumalog. Yan. Yan, ingat lang sa paghahalo. Yung isa, tumalog na. So balikan ko kayo pagka kumukulo na siya. Para sa ibang ingredient. So ayun na, nakulo na siya. Habang nakulo, shoutout muna tayo. So, binaba, ano, shoutout din kay Bro Elmo. Yun, nag, ano siya dito eh. Sa, nag-comment siya dun sa last, ano ko eh, video ko about dun sa sisig. Ganun din kay Monica Raon Santos. Salamat sa comment, shoutout. Ganun din kay Kenzie Herrero. Kay Kaisley, kay Asiel. Mga pinsan nyo na yung misi. So, yun, nagpapa-shoutout na agad. So, hintayin nyo yung, ano, susunod na mga video. Pwede kayong mag, ano, mag-comment kung gusto nyo magpa-shoutout. So, yan. Next dito ay suka. Suka. Next ay suka. Para kumapit dun sa huwag nyo muna nga haluin. Habang hindi pa nakulo yung suka kasi hindi siya luto, so masama sa ano yun, nakakasakit lang dyan. So hintayin yung yan, umamoy yung ano, yung suka, ibig sabihin na naluluto na yung suka. So yan, pagkakulayan na, diba nakita nyo na medyo black na, pero kain natin. Tulad dyan ay tubig.
tubig. Bigyan natin siya ng tubig. Yan, tubig. Medyo damihan natin. Yan, mga ganyan lang. Yung hindi siya... Yan. Kasi dapat balance yung tubig sa dami ng paa. Kasi kung dadamihan natin agad yung tubig, yung sinasabi ko kanina yung texture niya dapat na malapot, mawawala na. So, kaya dapat balance. Yan. Pag kumulo na, tsaka natin ulit dadagdagan ng toyo. Tsaka ilalagay na natin yung oyster sauce. Tayin natin siyang kumulo. Yan nga, bukulo na. Pag kumulo na, tsaka natin ilalagay yung ating oyster sauce. Yan ako, naglalagay ako ng oyster sauce kasi na manamis-namis, na maalat-alat. Yung kasi yung gusto ko sa adobo. So kahit sa adobong manok, adobong baboy, naglalagay din ako na. So yan, hintayin ulit natin siya kumulo. Tapos, bali ito na yung ano eh, hindi na natin siya dadagdagan ng tubig. Kasi pag dinagdagan natin siya ng tubig, mababago ulit yung ano eh, yung texture nung niluluto natin. Kaya hanggang mamaya na yan, hanggang sa maiga, hanggang sa lumambot yung paa, ito na yung gagamitin natin tubig. Ngayon, titimplahan na natin siya para yung timplang gusto natin, nung gusto nyo, ay makuha nyo agad. Na hindi na natin kailangan dagdagan pa. So, dagdagan natin ng konti pang, hindi konti eh, talagang masarap pagka maraming paminta. So, yan, pinitip natin. So, ngayon, nasa pagtitimpla na tayo eh. So, asin. Kaya natin siya ng asin. Siyempre, huwag natin kalimutan yung asin. At meron pa ako isang ingredients na hindi na naman nasabi kanina sa introduction ng ingredients. So, yung asukal na hindi natin naisama. Asukal, lagyan natin ng ano, konting asukal. Kasi pampabalance din kasi yun ng tamis at yung alat. So, konti lang. Kasi meron na siyang oyster sauce eh. So, kumbaga, titikman na lang natin. Titikman nyo na lang din. Para alam nyo kung tama na ba yung lasa para sa inyo. Yan, haluin natin yung nasa ilalim. Kaya ibabaw natin gawa na. Hindi magbabalance yung luto ng paa. Tsaka nga pala, ano nga pala to, paborito rin ng nanay ko. Laging pagka, ano, nire-request niya sa akin to. Paa. Paa daw, luto daw ako, adobong paa. Pag adobong paa niluluto ko, dami niya nakakain. So, yung magic sarap, huwag natin kalimutan. Ayan. Konti lang. Ayan. Ang panasa. So, nailagay na natin lahat yung ingredients natin. Ngayon, titikman naman natin kung tama na ba yung timpla niya. Siyempre, kailangan natin ng ibang pantikim. Iba yung panghalo, iba yung pantikim. So, yan. Yun, sakto na. Sakto na yung alat niya eh. Dagdagan lang natin ng konting asukal. Kasi medyo para mag-balance pa lalo siya. Tsaka ako kasi pag nagluluto, gusto ko sakto dun sa kanin. Kasi yung iba, sakto lang yung timpla. Yung pagka tinikman mo sa ito, habang niluluto, sakto lang. Pero pag nilagay mo sa kanin, tumatabang. Kaya ang ginagawa ko dyan, nag-ano ko eh, yung sabihin natin, nag-extra taste ako na akala mo maalat siya at ano, yung matamis. Pero pag nilagay mo siya sa kanin, sakto lang. Sa iba, ginagawa itong pulutan. Pero sa atin kasi, mas gusto natin itong ulam. So, shout out, comment kayo kung gusto niyo talaga yung iulam to.
para sa next vlog natin. Shout out ulit natin. Yeah. Yan o. Pag nagaganyan na kasi siya, yan yung parang napupunit na yung balat. It means ano na yan, na lambot na siya. Tsaka gusto ko rin kasi dito yung hinahati sa gitna para yung eto yung laman nung buto niya lumalabas. Yun din kasi yung nagpapalapot sa kanya eh. Yung katas nung ano, yung dugo. Yan. So ngayon, hintayin natin siya lumambot. So hintay lang kayo dyan. Tapos ipe-plating na natin. So yun lang, ganun lang kasimple yung pagluluto ng adobong paa. Para ka rin nag-adobong manok, adobong baboy. So nasa sa inyo na lang kung paano siya lulutuin. So yun, pinakita ko sa inyo yung recipe ko kung paano ko siya lutuin. Yung mga ingredients na ginagamit ko na commonly na ginagamit din talaga sa pagluluto ng adobo. So yun. 5 minutes later. So ayan na. So kanina pa siya na kulo. Ayan, malambot na yung iba. Siguro mga ilang minuto na lang din to. Pwede na siyang plating. So hintayin nyo ha. So yung plating ko ng adobong paa na ating niluto ngayong araw na to. So sa mga susunod, hintayin nyo yung mga uploads ko na iba pang luto na swak sa budget. Kasi ito talaga pang swak sa budget to eh. Lalo na ngayon na kailangan natin magtipid dahil sa quarantine. So yung mga ganito, gantong ulam, pwede na siyang ipang ulam every now and then na gusto natin lutuin. Yan. Mura lang kasi to. So bali yung nagastos ko lang dito ay 150. So 110 yung paa. So yung oyster sauce, yung mga ingredients na ginamit ko, yun, worth 150. Yeah, may ulam ka na. Depende na lang kung masasarapan ka, kung maaabot pa to ng gabi. Pero sa ganito namang dami nito, swak naman na hanggang mamayang gabi na kainan namin. So ganun kasi kami dito. Pagka nagluluto kami, hindi kami yung dalawang luto pa na iba yung sa tanghali, iba yung sa gabi. So kailangan din natin kasi minsan maging practical na isang luto na. So yung gagamitin nating gas, mantika, yung mga ingredients na doon sa lulutuin natin, isang lutuan lang natin, di ba? So yun, maging practical din tayo minsan, lalo na lang sa sitwasyon ngayon na kailangan natin talagang magtipid. So yeah. So yun. Yun, excited na siya. Oh. So yan, papakita na namin sa inyo yung finished product. Oh, say hello ulit. Hello, say hello. Ang saya niya eh. Oh, kainan na. Hey mo, kainan na. Say hi. Say hi. Pakita na natin yung ano, luto ni Papa, ano. Excited eh, excited. So yun, tara, tignan na natin. Product natin. So ngayon, patitikman naman natin sa kanila kung anong masasabi nila. Yan. So, patik muna natin kay Rizel. So, yan. Dali, tikman muna. Yan. Kasi dapat kinakamay na lang pala natin. No? Yan. Manalo. Ano to? Ayan. Paano yung tinidor? So ayan, papatikim naman natin kay mama yan. Favorite ni mama yan. Dito tayo, lalaman ng salamin mo! Patikman mo. Walang ganun? Huwag na, kamayin na lang natin. Paka naman yan eh. Ano masasabi mo? Sarap? Tama, sarap pa na. Sarap, sarap. Okay, Mon Mon. Sarap. Shout out po. Shout out. Yan, shout out daw. Shout out kay Ramon. So yan, yan. Favorite din niya yan. Yan. May pepino. Ay, pepino.
Oh, di ba? Tandem yan. Ayan, ayan. Gusto mo rin yan? Ayan. So, yun. Lagi naman ito niluluto ko kasi ito yung favorite nilang lutuin ko pagka sa adobo. Tapos si ate naman, pagka adobong paa, adobong manok, yan si ate masarap magluto. No? Pero pag adobong paa, gusto nilang timpla yung timpla ko. Yun. So yun, tapos na yung ating cooking show for today. So sana may natutunan kayo sa luto ko, adobong paa. Yan, adobong paa. So, simple lang naman tong lutong to na kayang gawin ng kahit sino. At swak sa budget. Yun yung importante, swak sa budget. Pero yun yun, ang nagastos ko lang dito ay 150. Kasama na lahat doon. Kasi, syempre, meron naman tayo stock ng toyo, suka. So, ang binili ko lang talaga is yung oyster sauce, magic sarap. Kasi, naubusan kami ng magic sarap. Then, yung paa. So, worth 150 na talaga siya doon. So, kailangan kasi natin magtipid. Kasi, alam naman natin, sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid talaga. Lalo na't nasa quarantine stage pa tayo ng year na to. So, hindi natin alam kung hanggang kailan pa. Pero, patuloy tayo mag-pray. Lagi tayo mag-pray na maging maayos lahat yung sitwasyon natin ngayon. Kasi, wala namang bagay na hindi kayang gawin ng Lord. Alam natin ang Lord. Alam niya lahat. So, alam niya yung mga plano niya sa bawat isa. So, kailangan natin lumapit sa kanya. Mag-pray tayo palagi. Huwag natin kalilimutan yon na lagi tayo lumapit sa Panginoon para tayo'y laging safe. Sabi nga eh, ang paglapit sa Panginoon, yun yung kailangan talaga sa panahon na to. So, ngayon, tatapusin ko na yung vlog natin sa araw na to. So, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, subscribe, mag-comment na rin kayo para mag-shout out, tsaka i-ring nyo na rin yung notification bell para susunod na luto, may shout out ko kayo. Tapos, apanoorin nyo na rin yung Nihongo class nung misis ko, si Criselo. So, nagtuturo siya ng basic Nihongo para sa mga gusto matuto ng mga basic. So, yun. Nandito na naman sa channel namin. So, ano nyo lang. Tignan nyo lang. So, nakakadalawang session na siya. Siguro mag-upload siya within this week din ng third lesson. So, abangan nyo. Abangan nyo lagi yung mga uploads niya. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Lagi nyo kaming subaybayan yung mga vlog namin. Tapos, comment din kayo kung ano yung gusto nyong paluto sa akin. Try nating lutuin din. Ha? So, yun. Bye!